Nasa loob nga ba ang kulo ng Bulkang Taal? Mabuhay Pilipinas at hello world! Please subscribe to our YouTube channel, Inspire Life, and click that bell button so you will be informed in all our updates and uploads. Like, comment, and share our videos. Para sa ating Taal Volcano update ngayong February 5, 2020, ayon sa Taal Volcano Bulletin ng FEVOX, nasa Alert Level 3 pa rin po ang Taal Volcano Island. Sa ngayon po, kaunti ang pagbuga ng usok o steam ng bulkan na may taas na 50 hanggang 100 metro at ang hangin ay patungong timog kanluran ng Batangas. Ayon sa ulat, may sulfur dioxide na ibinubuga ang bulkan at ito ay may 55 tonelada kada araw. Mahina ang usok pero may mga pagyanig sa paligid ng Batangas. Katunayan nito, ang Taal Volcano Network ay nakapagpatala ng 156 na lindol sanhi ng bulkan, 2 low frequency events at 18 harmonic tremors na may 1-3 minuto ang itinagal. Sa earthquake information ng FEVOX, may pagyanig sa Puerto Galera ng Oriental Mindoro 4 beses ngayong umaga. Ang pinakamataas na magnitude na naitala at ito ay 3.6. Gayun din sa San Jose, Batangas na may magnitude na 2.1 at ang mga ito ay tectonic ang origin. May magnitude na 1.8 naman sa Malvar, Batangas at volcanic ang pinanggalingan ng pagyanig. Makikita po ito sa ating illustration. Ang kaganapan ito ay indikasyon ng paggalaw at pagtaas ng magma sa ilalim ng bulkan. Kaya mahigpit ang paalala ng FEVOX na huwag pumasok sa 7 kilometrong danger zone. Lalo na sa isla ng Pulo, lawa at maging baybayang bahagi nito dahil anumang oras ay maaaring magbuga ng abo, mga gas na mapanganib sa kalusugan, abo na may kasamang lava ng bulkan at ang panganib ng lindol. Ito naman ang makikita sa paligid ng San Nicolas, Batangas, ayon kay William Enriquez. Update muna po tayo ngayong February 5. Maganda po ang sikat ng araw. At ipakikita ko po sa inyo ang sitwasyon ng ating kapaligiran dito sa bayan ng San Nicolas. Ayan po, napakaayos. At ito po yung Taal Volcano, atin pong ilalapit. Medyo gumagabok na naman po dahil sa lakas ng hangin. Sana po sa ating mga kababayan ay payapayin nyo ang inyong kalooban dahil malakas na naman ang hangin. At napapansin po din nyo na parang umuusok. Pero yan po ay dala lamang ng lakas ng hangin at yung mga ibabaw na gabok sa bundok. Natural po pag malakas ang hangin, yan po ay lilipad. Kaya tayo po'y huwag mangamba at payapa po ang ating kaibigang bulkan. At yan po nakikita ninyo, nakala nyo ay umusok-usok. Yan po ay dala lamang na malakas na hangin. Padagdag pa po yan. Pero huwag kayong mag-alala. Nag-update lang po tayo. Maraming po salamat at magandang umaga. Yan po, nakita natin na napakaganda pa rin, maaliwala sa tahimik ang Taal Volcano Island, ang kapaligiran nito. So, nasa loob nga ba ang kulo ng Bulkang Taal? Mag-ingat at maging alerto, handa ang may alam. Agham para sa tao, huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel ng Inspire Life and of course, click that bell button. Like, comment, and share po. Mabuhay Pilipinas at hello world! Subaybayan ang mga kaganapan sa Taal at mga ulat natin dito sa Inspire Life. May mga analysis po kami inihanda para lalo po ninyong maunawaan ang paggalaw ng Bulkang Taal. Ito po si Juliet Cruz, nag-uulat para sa Inspire Life. Inspire Life, your bridge to your dreams and aspirations.